sila, mayroong parang malaking screw na tinutusok sa lupa. Ang taga-tusok nun, machine. Okay, tingnan natin kung may makikita tayo dito sa YouTube ng sample. Once na itusok nila yung mga pundasyon na yon, yun na yung doon na tayo papasok. Okay, ang trabaho na natin ngayon is maglatag ng frame, buuin yung frame at ilatag yung panel. Solar farm structural. Tignan natin kung may lalabas ng mga video. So, medyo iba po ito sa nakasanayan nating rooftop ha, kasi ground mount ito. Tanurin natin ito. May audio ba sa inyo? Yan po, kasama po yung maintenance yan, kasama po yung may machine po yan na panglinis. Hindi na kaya yan ng kamay-kamay. Okay, kung yung mga bahay-bahay ng 1 to 5 kilowatt, kaya natin gamitan lang nung floor map, ito hindi na kaya. Ganyan sa kalalaki. So machine yan, ipapatong sa panel, tapos tingnan natin kung may makita tayong video. Cleaning robot ang tawag. Okay, ito. Kasama yan sa O&M, Operation and Maintenance. Depende sa kontrata ng contractor. May mga kasama sa PMA. Yung panel yung linis na tapos tao maglilinis. Robot's talking to us as well. And then it'll stop at the precisely amount of water that we have needed for that particular setup. Okay, and it's as simple as pushing one button. Oh, yung iba po niya nakasag po. Iba yung tagali. The robot's gonna go out, apply a little bit of water, a light brushing. Most people ask how does it cross the gas, if that's four fertilized, fertilized, and about to cross the gas. Okay, even if you thought about it, ano manuhin mo yan? Eh.
Tapos mo ba isang may gawat sa isang tao? Yan po yung mga large scale. At mayroon po yan silang tinatawag na yung maintenance po niyan, hindi na po mano-mano na isa-isa tayong magka-clamp-clamp ng mga tester. Hindi na po. High-tech na po yan sila, SCADA. SCADA ang tawag doon, centralized. Software na kahit wala sila sa lugar, namomonitor nila through signal ng communication. Get a real-time bird's eye view of your... Tingnan natin kung may SCADA ang tawag, SCADA. Nakikita mo kung saan panel yung week, hindi pa yung problema na nakikita na naman sa interaction na siya. Hindi kong interactive na pinag- So, ganun nakakomplikado pag malalaking solar farm. Wala na akong makita ang video ng SCADA system. Pero namumonitor nila lahat ng solar plant. Kung saan string, saan arrow, problema, doon lang sila tututok. Okay, hindi na kaya ng manumano yan. So, minumonitoring system. Simon, o sikat na company. The sun, the greatest source of energy our world possesses. Across the world, modern photovoltaic plants produce environmentally friendly electricity from the sun's energy. For maximum profitability, two factors are crucially important here: reliable operation and optimum marketing of the energy generated. To ensure this, reliable yield forecasts are required day in and day out. Siemens PV monitoring solutions provide the answers to these issues. They enable you to selectively monitor and control PV parks from anywhere in the world. They provide rapid detection of any malfunction in conjunction with the integrated alarm and reporting management system, thus enabling the appropriate action to be taken immediately, keeping yield losses to a bare minimum. The solutions are based on precise data capture and processing. Behind this performance lies our world-leading SPPAT3000 control system, developed by Siemens for all types of power plants and carefully adapted for use in PV plants. The control system controls the electrical systems and the grid parameters of the PV park. For example, active, reactive energy and frequency, as well as any trackers which may be installed. Local performance indicators and technical reports are calculated and made available based on the field data. For reliable forecasting, the solution analyzes current weather information with the integrated fisheye camera and forecast data supplied by the weather services. This gives you short and medium-term yield forecasts, enabling optimum marketing of the energy generated. All performance data, KPIs, and trends are edited in line with your requirements in the Siemens PV portal. Okay, this is available to you at the same principle nung ginagawa natin sa bahay, may monitoring tayo. Yan, pinalaki mo lang ginawa mong farm. Yung rooftop natin na 5,000 watts, ginawa nating 50 megawatt. So, ganun din. Ganun siya kakomplikado. Okay, meron tayo dito ng update kanina. Ano. Yan, nakalatag na sila ng panel. O yan, nagto-talking na lang. Okay, proper talk. Mayroong tamang higpit yan. Pag sa mga industrial, may torque wrench pa tayong ginagamit. Pag sa residential lang, tansya.
yung power tools, pag humigpit, tamang higpit lang. Huwag naman nating pwersahin kasi mayuyupi na rin yung ating brain. Yan na yung cable. Oh. Ilalaglag na yung pababa, ipapasok sa likod. May solar din doon sa harap na bahay. Oh. So, ganyan lang po. Eh, ito yung ating lifeline na tinatawag, blue bed. Lagi tayong naka-hook sa blue bed. In case na ma-slide tayo madulas, hindi tayo mahuhulog sa lupa. Hanggang doon lang tayo sa gutter. Ano na? So, marami na po kaming experience na na-slide talaga. Kasi kahit anong ingat mo, accident will happen. So, na-slide ka. Doon. Hanggang doon lang siya sa pinakadulo. Hanggang doon yung lubid eh. Tinatansya namin hanggang doon. Pinapaigsi namin yung pinilalagyan ng buhol-buhol para may mahawakan ka. So, dapat kasi nakamaong tayo para yung hindi tayo masugatan, ma-slide man tayo. Nakalong-slip tayo, nakaglabs. Para minimal yung abrasion ng mga gasgas sakali mas slide man tayo. So wag natin kalimutan yung safety harness natin, ang body harness, importante yan. Lubid, tali ng kalabaw, pagka wala kayong harness pa, ibuhol nyo lang sa ito, naka-belt harness. Dalawang klase kasi yung harness namin. Yung iba ayaw ng full body at nakasiwa silang gumalaw. Ito rin minsan may hard hat pero nakapatong sa salakot. Kasi yung hard hat kasi nakakatulong din. Pag nabuwal ka, tumama yung ulo mo dito sa frame. Safe pa rin. Less ang impact kaysa wala kang hardhat. Okay, i-share natin dito yung pareho rin pala. Ganyan din yung video yung pinag-ahari. So yung dalawang release na yon, ipapatong yung panel tapos ika-clamp na siya. Napakatibay po ng railing na yan kahit na itali mo dyan yung harness, hindi basta-basta matutuklap. Lalo na pag metal yung purlins. Tapos limang L-foot yan. So, ito yung type ng body harness, full body harness, buo. Ito naman yung belt lang, sa bewang lang. Tapos as much as possible, pag nasa bubong, mga may inclination yan siya, gumapang tayo. Pagapang ang hawak. Huwag tayong lumakad ng straight kasi may ano yan eh, may inclination. So, mahirap bigla tayo matumba. So, pag naka medyo nakagapang ka kasi, mas maganda yung balancing. Okay, kasi termination na yan eh. Yung nagwa-wire na lang. Clamp na yung mga panel. Okay? So, pag naglatag tayo ng panel, yung may mga guhit-guhit naman yan, ipantay lang natin. Kasi ang sagwa tignan pag yung guhit na yan hindi nagpantay. Pag pinuhaan mo ng drone shot, pangit tignan. Sa mga industrial na eh, may tansi pa kami. May nylon dyan na lubid na sinusunod. Hindi mo lang maiwasan minsan yung alon-alon. So, mag-terminate sila. Yung MC4 din. Okay, punta tayo siguro sa
ibang part. Antayin natin sila mamayang makababa. May papakita ko ditong isang yung part ng solar cell. Ah. Okay, almost same slide lang to sa ginamit natin. Pero mayroon tayo dito wala sa kabilang slide. Naghahang na rin yung akin. Okay, history of cost of electricity. Tingnan nyo, wala na itong pag-asang bumaba. Pataas ng pataas ang electricity rate. 1960s, 2 pesos lang per kilowatt hour. 3, 4, 1990s, nag 7 to 8. Year 2000, nag 9 to 10. 2010, 11 to 13 na siya ngayon. 2020, 14 to 16. Okay. Average pa natin dito sa Meralco is nasa 10 to 12 pa. Ang ibang mga electric cooperative sa probinsya, 14 to 16 na. So, what do you expect? Magkakamilagro kaya na after 10 years, babalik dito sa 2 pesos? Malabo, mayari yun. Siguro, mas malaki pa ang chance kung manalong presidente kaysa maging 2 pesos ulit per kilowatt hour. So, yan po yung reality. Yan po yung gusto namin ma-internalize ninyo na hindi po ito pogi-pogi points lang na nagsosolar tayo. Ang laki ng impact nito sa ating economy at saka sa ating environment. Unlimited energy ang sa araw eh. Yung kaibigan mo, nakausap mo ngayon, malusog, nakakalaro mo ng basketball, walang assurance ng umaga magigising siya o magigising ka. Kasi mayroon tayong kaibigan, nakausap natin kahapon, kinabukasan, ibabalita sa'yo, namatay na. Pero ang may assurance tayo, ako sigurado 100%, bukas ng umaga, muling sisikat ng araw. Kahit na magkaroon pa ng ulap, matabunan siya, pero yung reality, sumikat siya ulit. So every morning at 6 to 6.20 ng umaga, sisikat na at sisikat yung araw, magkakaroon ulit tayo ng free source of energy. So samantalahin po natin yan. The Earth receives an estimated 174 terawatts. Megawatts ka lang pinag-uusapan natin. Pero ang kayang ibigay na energy ng sun is terawatts. Ilan yan? 10 to the 15th power. Ganun ang terawatts. No? Kasi ang megawatts ay 10 to the... Hindi na ako masyadong magaling sa math. Ano ba yung megawatt? Kasi ang megawatt is 6 na 0. No, ito, ang dami na ito, 10 times 15 watts. So 10 to the 15. 30% is reflected back to space while the rest is absorbed by the clouds. Okay? The oceans and the land masses in the Earth's atmosphere absorb solar radiation which increase the temperature to an average temperature of 14 degrees centigrade. So, samantalahin natin yon. Meron tayong nakukuha ang porsyento eh. 30% reflected back to space, sila nakatira. 70% pinapahiram sa atin yung maring araw. O, gamitin nyo yan sa pananim nyo, sa photosynthesis, para ma-develop, ma-enhance yung vitamin D ng balat nyo. Yun lang dati, di ba? Para patuyuin yung sinampay nyo, para matuyo yung palay nyo. Ano pang gamit ng araw? Ngayon, iba na. O, ito, gamitin nyo para may kuryente kayo. Di ba? Ang ganda. Nakaroon na tayo ng kuryente. The process of photosynthesis on the green. Teka, panoorin natin ito. Nag-ano sila. MC4, yan. Yung MC4, ha? MC4 termination. May male and female po yan. Ito, i-crimp natin yan. So, proper crimper, bumili tayo. Pag talagang installer na tayo. Pag DIY, yung mga long nose, okay na siyang pagtyagaan, pero hindi siya talaga makapit. Ito, female ito ha. Female.
bilog lang siya. From the word female, babae. Yung matulis, yun ang male. So yung connector niyan sa loob, mamaya ipapakita ko. Tingnan lang muna natin yung video nila. Pagka nagkamali ka ng pasok ng connector na metal sa loob, hindi mo na mahugot pabalik yon. Ulit ka uli. So, bubong, at least kami, practice namin, pag umakit yan sila sa bubong, kahit isang MC4 lang yung kailangan nila, ang dala nilang MC4, 5 hanggang 10. So, hindi naman natin sinasabing tagal-tagal nyo nang nag-i-install, eh, nagkakamali pa kayo. Hindi. Minsan sa init, sa pagod, minsan hindi ka makapag-isip ng maganda. Tama yung iniisip mo, mali yung ginagawa ng kamay mo. Mali yung pagka-crimp mo ulit, putol ulit. Kasi hindi mo na ma-reuse yun eh. Once na na-terminate mo yan siya, na-crimp mo siya, na-isalpak mo siya sa housing niya, hindi mo na mahuhugot yung pabalik. Okay, ganito itsura ng... Ganito po ang itsura ng MC4. Huwag niyong i-splice ha, kasi yung solar panel may MC4 na yan, positive, negative. Yung iba, porque mura lang na MC4 eh, 100 pesos. Tapos watertight na yan siya. Ayan po siya, male and female. Yung matulis, lalaki. Basta matulis, lalaki. Pag babae, hindi siya matulis. Bilog lang siya. Oh. Ito, yung connector niya, ang nilalagay sa lalaki, yung mas mataba, yung mas maliit sa babae. Medyo selfish tong lalaki minsan. Gusto laging mas marami yung kanila. Okay, ganyan siya. Kasi pag nagkabaligtad kayo, hindi nyo yan maipapasok sa MC4. Alalahan niyo yung MC4 na yung male part na MC4 ng panel, sasaksakan niyo ng female. Babae at lalaki yan eh. Sa asawa lang yan. O yan, tingnan niyo. Pag-creep ng connector, yan yung proper creeper, pag-creep talaga yan. Hindi mo na mahihugot yan. Hindi mo na mahila. Ipapasok yan doon sa MC4 housing. Parang may sima yan, parang may lock. Pag once na nag-lock yun, hindi mo na yan siya matatanggal sa housing. Tapos yung cap niya, dapat nandoon na yan sa loob ng, nandoon na siya sa loob ng wire na una na. Kasi pag hindi nyo yan nilagay doon sa loob, pag naisalpak nyo yung connector, hindi nyo na maipasok yung, yan, kinunect na. Sir, ano yan? Series lang setup? Series lahat? Basta 100 po. High voltage yan. Puro halo series lang. Okay, sir. So hanggang maabot natin yung ano ha, yung kasi pag 500 yung VOC ng inverter, hanggang 450 tayo, safe yun. Huwag nyo isagad sa 500. Lagyan natin lagi ng allowance. Yung iba, hindi na naglalandad dito ng wire. Kung payag yung may-ari, sabi nga kanina, pwede tayo magbutas dyan sa bubong. Pero yung ibang may-ari, maselan, ayaw, baka kumulo. Pag gano'n, huwag tayo magpilit magbutas. Ilandad natin yung guardian using conduit. Oh, biruin mo yan sa community na yan. Dalawa lang yung may solar panel, di ba? Ang laki ng market, mga ka-solar. Ang laki ng market sa solar. Ang proper lang natin gawin, hanapin natin, explain natin sa kanila ng tama kasi hindi nila naunawaan. Ang lagi nilang naiisip, ang mahal. Mahal nga siya, pero in the long run, investment mo yan eh. Yung 100,000 mo sa banko, after 15 years, magkano lang tubo nun? I-invest mo yun sa solar, tapos yung monthly bill mo, yun ang ilagay mo sa banko, ang laki ng tubo mo. Subukan yung gawin yun. Ang ginawa ko na yun, second year ko sa solar, nakakasave ako ng mga 1,000 pesos, sinisave ko sa banko. Ang laki, kaysa yung
Nilagay ka ng 1 million sa bangko. Ito, nung may kontrata kami sa Palawan, dinadaan ko sa company bank namin. Tapos, minsan, pagbayad ng 3 million, hindi ko magamit lahat. 1 million. After 1 month, yung 2 million sa bangko, may tubo siya, 200 pesos. Laki, no? 2 million, 200 pesos a month. Pero invest mo yan sa solar. Kahit na yung bill mo na makasave ka ng bill mo, 500, kahit ang bill mo sabi natin, 2,000 naman. Pag na-zero bill mo yan, 2,000 yung savings mo a month. Eh, 20 years yung, 25 years yung buhay ng solar panel. Di, ang laki ng savings mo, di ba? So, solar is not only a pogi points, it's also an investment. Basta tama yung ating pagkagawa. Yan. Tapos mamaya yan, maglalagay na yan sila dyan mamaya ng ground washer sa mga body frame. Iga-ground na natin yan. Okay. Doon ulit tayo sa lecture. Okay, saan na tayo kanina na iwan? Excuse me. Photosynthesis of the green coloring of plants makes plants grow. In this process, solar energy is converted into chemical energy which produces food, wood, biomass. So, tingnan nyo. Yan yung energy na pwede nating itap without using fuel like oil, gas. Alam nyo, nadideplete na yung reserve natin sa oil. Nauubos yan. Parang water yan sa ilalim, parang tubig sa ilalim ng lupa. Natutuyuan din yan. Huwag na nating antayin matuyo yun. Yung araw, hindi mo kayang patuyuin yung init niya. Kahit na magunaw na ang mundo, nandiyan pa rin yung araw. Terawatt yan, ang 23,000 terawatt. Coal, 900 terawatt per year. Uranium, ito yung mga energy na pwede natin gamitin. 990 to 300, hydro 3 to 4 terawatt, geothermal 2 terawatt. Okay. Tera nga ba yung T? Ano ba yung sabi kanya? O, terawatt. Wave 2 terawatts, tidal wave 2.3 terawatts. Wind 70. Solar ilan? Nakamalaki. Pinakamalaking source ng energy is solar. Ang mga hindrance lang natin ngayon, mga obstacle is paano natin i-store sa storage. Yun ang pinaka hindi pa natin masyado masosolve. Pero when it comes to daytime use, panalo na tayo. So habulin natin yung daytime use. Kasi nandoon na eh. Pero mo solar panel will perform for 25 years. Inverter, sabihin natin 10 to 12 years. Panalo ka pa rin. Eh, dalawang beses ka lang magpalit ng on grid inverter. Ito yung sinasabi ko kanina, yung SCADA. Ganyan kakomplikado, no? Parang NASA. Yung malalaking setup. Ito pala, control room pala ito ng nuclear bataan. Natural gas, coal. DOE reports. Ito yung source ng energy natin ngayon. No? Natural gas, 22%. Other, 24%. Coal, pinakamataas tayo. Dirty user tayo eh. Dugyot talaga tayo. Bakit dugyot? Eh, coal eh. Uling yan eh. Itim. Minimina. Yun yung panggatong natin. So, yun ang pinakamarami nating source. Ang oil base natin, 6% lang. Geothermal 12%, hydro 9%, biomass 1%, solar 1%. Okay. So ganun ka behind pa tayo ngayon. Sa ibang bansa, ang dami na nilang gumagamit ng solar, tayo tinatanggal nila yung coal, tayo naman coal ng coal. Sa ibang bansa nga, wala na silang lupa pero dagat ginagamit nila. Eh.
floating solar panels. Ay, gustong-gusto ng panel yan. Palaging malamig, no, di ba? May dagat naman tayo na hindi naman ginagamit. Excuse me lang po. Hello? Oh, na napapanood namin? Oh, sige, sige. 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 Baka na lang namin mamaya yung tap mo sa baba. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Okay. Tingnan nyo. Solar, 1 megawatt as of 2010. 2010 pa to eh. Ngayon, ang solar ay nasa 285 by 2030. Pero ngayong 2020, nasa 5. Target capacity addition. Ang liit ng target natin, 5 megawatt lang for 2020. So medyo hindi pa masyado, kahit yung gobyerno natin, hindi pa masyadong sumusuport. Pinapahirapan nga tayo sa net metering. Solar energy is the product of conversion of sun. Alam na natin yan. So, you know, yung proton saka neutron, gumagalaw-galaw yan during sunlight. Yun, nakaka-produce tayo ng kuryente. Ito yung parts ng solar panel. Aluminum frame. Tapos tempered glass. Tempered glass, katulad po yan siya nung salamin ng kotse. Kahit batuhin mo yan, kaya niyang mag-absorb ng impact. Hindi siya katulad ng bubog na madudurog. Yan, magkakrack lang siya. After ng tempered glass, may encapsulat pa yan siya. AVA. Tapos yung solar cell. Ang solar cell is wafer. Okay, alam niyo ba yung wafer? Ang wafer ay yung apa, yung pagka bumili ka ng ice cream, yung cone, wafer siya, di ba? Very fragile. Pag pinisa mo yun, durog. Ganun din yan siya. Madudurog siya pagka wala siyang tempered glass saka backsheet sa likod. Saka encapsula. So, huwag nating lalagyan ng impact. Yung iba, gustong-gusto, tumutong-tong dito eh. Okay yun. Pero hindi mo alam, nagkakaroon siya ng microcrack sa loob. Hindi mo makikita sa mata yung microcrack. Sa laboratory lang yan. Encapsulant, backsheet, junction box. Yan. Yung junction box. Positive, negative. Ang frame niya siyempre solid yan. Extreme stress and loading from high wind. Computed nila yan. Pagka sinabi nilang kaya niya ang 300 kilometers per hour, single number 3, kaya niya. Tinistingnan nila yan sa laboratory saka sa actual environment eh. Ngayon, ang tanong na lang ngayon, proper ba yung ating pagka-design? Kasi may clamping zone yan eh. Ito yung may mark yan siya kung saan tayo dapat mag-clamp. Yung butas na yan. Huwag tayong lalayo dyan kasi nandun yung pinaka-strength. Regular coat, true clear. Okay. The front glass is tempered glass, high strength. So, hindi mo basta-basta mababasag yan kahit na batuhin mo. Huwag lang talagang kasing laki ng hollow block. May ABA film pa yan siya. Yung sa backsheet. Vinyl. Nakapunta kami 3 years ago sa Solar Philippines factory sa Santo Tomas, Batangas, nakita namin paano binubuo yung solar panel. Kasi yung solar cell, di naman silang gumagawa eh. Ini-import nila to, tapos module manufacturing naman sila. Okay? Tapos na natin yan. Backsheet, yung backsheet na yan, makapal yan na ano. Ang purpose kasi niyan is kasama yan sa design eh, protection electrical insulation. So, pag ginawa mo siyang bubong, ang ganda. Okay, ito yung mga company leaders in sales. Usually, ang nare-record na tier 1 is sa sales. Solar scorecard. Itong scorecard na ito, extended producer responsibility, ginigridan din kasi sila eh.
may mga third party na nag-aano sa kanila, nag-ibay. So mostly yan, mga tier 1 yan siya. Nandito yung Ryzen. Below average siya dati. Oh. Pero noong 2018, naging top 10 siya. So ang minimeasure naman kasi na sa tier 1 is yung sales ng isang company. Of course, kung maraming bumili ng produkto mo, that means reliable, di ba? Reliable siya. Maganda siya ang performance. Kasi wala namang bibili niya ng maraming client sa buong mundo kung pangit ang feedback. History ng solar panel, si Bakirel, 1839 pa, biro mo? 1839 pa, mayroon ng solar eh. Kaya nga meron tayong solar calculator eh. Yan ang unang-unang solar na nakita ko. Tapos meron mga solar watch. Okay, papakita daw nila yung harvest ng solar panel. Ito, ito, tinesting natin. 297 volts yung nami-measure. Yung tester na yan, pagka nagkaroon yan siya ng negative sign dyan, ibig sabihin, baliktad yung polarity nyo sa taas. Baliktad. Kasi may color yan. Red and black. Yan o, pag binaliktad niya, may negative sign na lalabas. So, hindi mo na kailangan umakit pa uli sa taas para tingnan yung polarity. Kaya ito, bilhin nyo itong tester na to kasi yan yung ating weapon. Marami tayong pwedeng gawin. Multi-tester yan. From clamp to continuity to ampere. Yan, kaya natin i-measure. Live na yan ha, 200 volts. Huwag nyong hahawakan yan kasi DC volt yan pero malakas yan. Humility. Ibang klase ng kuryente ang DC kaysa AC. Okay, so pag mag-terminate tayo, kaka-cover natin yung isa to avoid na mag-shorted yung dalawa. So, meron kasi na pinapakita. Pinaver na nila yung isa. Pwede nang i-terminate yung isa. Okay, tapos na yung termination. Itatap na lang yan dyan. Mamaya ilalagdag dito yung wire para makatago. Ipapasok yan sa input. Kasi yung output, hindi na. Yung output ng breaker, input ng inverter, tapos na. Okay, balik muna tayo doon. First solar battery by Charles in 1883. So, nag-evolve nang nag-evolve na rin yung solar battery. Hanggang, tingnan nyo, 1954. Nakakita ako ng ano nito, sa picture lang, yung ginagamit ng Pag-asa. 20 years old na yung panel. Gumagana pa. O, ito, 1954, 6% efficiency. So, ang laki na ng improvement natin. Ngayon, 23 na eh. Baka later on, maging 50% efficiency. Aba, baka pag nag-install ka later on ng 3 kilowatt, eh, kasing laki lang ng dalawang panel na yun, 3 kilowatt na. Nag-i-improve ang efficiency. Oh. So noon, ang lalaki ng panel, pupunin mo yung bubong, ngayon, mas malaking capacity yung pwede mo. Oh, ang ganda tingnan pag maraming panel, ano? Ang ganda magpa-picture sa ganyan, mag-selfie-selfie, mga warehouse. Oh, ginawang bubong ng carport. Oh, yung mga ganito ang buwis buhay itong mga ganito. Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito yung mga sinaunang nagpakabit. SM North EDSA. Robinson's Pampanga. Robinson's Dumaguete. Ma-maximize mo talaga yung space. Kahit bilog yan, gagamitin pa rin natin yan. Gaisano Mall, Manuel L. Quezon University. Okay, bibigyan ko naman kayo ng PowerPoint ito, self-explanatory yan. Pwede niyong basa-basahin habang free kayo.
Meron kayong tanong muna bago tayo tumuloy sa ating lecture? Sir. Yes. Wala kang sample dyan, sir, na ano, sir? Yung, single line diagram for mga taga-parallel na, ano, inverter. Oo. Single line diagram, ano bang single line diagram ang gusto mo makita? Yung talagang gawa ng EE o yung gawa-gawa lang natin? Pwede. Sa EE, sir, oo. Yung pinakita ko kanina is, may ilan ba yun? Wala kasi akong copy ng diretso sa kliyente yung mga single line diagram. Kasi pag sa single line diagram, isang drawing na lang natin yung ano eh. Yung ganun kalaki eh. Ayan, tignan mo. Ang gusto mo makita, naka-parallel na inverter, hindi panel. Sir. Ganun lang naman din halos yan. Ang topping point natin pag, teka, mayroon ako. Teka, hanapin ko. Yung sa B-core. Okay, habang hinahanap ko, magtanong muna ng ibang question yung iba na may gusto ng itanong. So, usually, same principle po siya. Kasi pagka on-grid naman is stackable siya. So magwo-work siya sa isang topping point. Pero wala lang ano, configure doon sa inverter. Wala na halos eh pag on-grid. Wala nang for synchronization, ano? Wala na. Automatic siyang naka-factory set na yun, magsisynchronize talaga siya. So, ibig sabihin, yung line, nakakuha yung line at saka neutral, naka-common lahat. Yun na. Yun na po yun. Okay. So, wala na po tayong masyadong i-configure kasi on-grid siya. Basta lahat ng line, line to line, doon tayo nakatap sa line. Lahat ng neutral, nakatap sa neutral. Okay. Hindi ko lang makita yung hinahanap ng diagram. Pero same na same, pinarami mo lang yung inverter. So, wala siya pinag-ibahalo sa single inverter at multiple inverter. Okay, mayroon pa kayong question? So, basically, na-cover na natin lahat ng topic. Ito ay ini-elaborate na lang natin. Lalo na pag may personal kayong question. Okay. Hello, sir. Yes. Required ba talaga maglagay ng mga isolation switch? Yung isolation switch po ay wala naman. Kasi sa ibang bansa kasi, ang design nila, pag mapapansin yung sa Australia, sa Europe, yung mga ginagamit nilang inverter is kumbaga is high-end. Katulad ng ABB, may built-in SPD yan saka inverter at saka breaker sa loob. So yung mga ganong klase ng inverter kasi, kumpleto na siya actually. Kahit kung hindi ka na maglagay ng ano sa labas, hindi ka na maglagay ng additional na breaker. So pag nakikita niyo, huwag kayong magtaka kasi iba yung gamit nilang inverter. Mamahalin yun eh. Kumbaga, Mercedes-Benz sila, sa atin, Nissan lang eh. So, ang kailangan nilang ilagay, how to isolate kung gusto nilang mag-maintain. So, gagamit lang sila ng EC isolator, DC isolator. Sa atin naman sa Pilipinas, yung mga inverter natin minsan ay entry level, okay. Mura eh. Mahilig kayo sa mura. Medyo quality naman. So, kailangan natin ng breaker. Pag may breaker ka, it will serve as ano rin naman kasi eh. Isolation. Pwede mong i-disconnect yung circuit. Kabihira lang naman kasi tayong
gumamit ng ano. Pero kung gusto niyo talaga ng redundancy, wala namang masama. Extra cost na lang yan. Kasi around 2,000 pesos rin yung ano. Ganun nga, sir. Okay, thank you, sir. Next question po. Yes. Regarding po yung rapid shutdown required ng Meral po, ini-implement na po ba yun? Ang rapid shutdown ay usually ang nag-i-implement ay LGU, hindi Meral po. Ganun po ba? So, mayroong mga lugar na nagre-require ng rapid shutdown. Wala tayong magawa po yung mag-comply. Yung mga industrial ay nire-require din minsan ng munisipyo. We have to comply. Pero pagka, ito lang po yung prinsipyo dyan, mga kasolar. If it's not broken, don't fix it. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi kayo hanapan, huwag niyong ilagay. Okay, sabi sa electrical code, kailangan. Kasi for safety. Pagpunta nyo ngayon sa munisipyo, hindi naman ni-require. Huwag niyong ilagay. Kasi minimal safety, nakapasa na tayo eh. Breaker, SPD, grounded. Additional safety kasi yon. Paano daw pag nasunog? Paano patayin sa taas? And minsan, pinipilosopo ko rin sila eh. Paano kung hindi nasunog? Pinagastos mo lang ako ng extra 30,000 sa rapid shutdown. Pero, ang prinsipyo nga na tinuturo ko sa inyo, if it's not broken, don't fix it. Hindi naman ako hinanapan. Hindi ako maglalagay. Ipasa mo yung diagram mo, walang rapid shutdown. Pag sabihin nilang, oh, requires rapid shutdown, that's the time na lagyan mo. So, may mga tinatawag kasi tayong gray area. Gray area kasi yan eh, sa implementation nagkakatalo. So, yung PEC kasi natin, although nakalagay rapid shutdown, binasa yan sa US, sa NEC, National Electric Code. Prone sila sa sunog doon kasi yung mga isolator nila minsan nasa bubong. Wala naman sa atin nag-design ng nasa bubong eh. So mag-search kayo sa Google, ang dami nilang fire casualty na solar ang cost. Number one, kasi yung design nila, yung kanilang mga combiner box nasa bubong, yung AC isolator, yung DC isolator nila nasa bubong. Eh, gawang China yan, lumutong, kahit sinabing IP65, pinasok ng tubig, nasunog, nag-spark. Sa Pilipinas, mahilig tayo sa huwag sa bubong. Kami, bihira kami maglagay sa bubong ng mga, kahit mga NEMA 3R. Hanapan namin ang pwesto sa gilid ng bubong na medyo hindi exposed sa init ng araw. Kahit sabihin pa natin IP65 yung NEMA 3R, sigurista tayo. So, fortunately, mga kasolar, wala akong nabalitaan pa. Iwan ko may nabalitaan kayo na ang cost ng sunog ay solar. Ibig sabihin, maganda yung design natin as Filipino installer. Pero mag-search kayo sa Australia, ang daming sunog. Mayroon lang napuntahan ng dahon sa ilalim ng panel, sunog. Anong pagkakaiba natin sa kanila? Hindi ko alam, pero ang nakita ko doon, sublight talaga yung sa bubong mo ilagay. Pero mo, expose sa init at ulan. Maglagay ka doon ng isolator, maglagay ka doon ng combiner. Mas maganda ilagay natin yung combiner sa kung na sa bubong, sa may shade na banda. O kung sa bubong man, lagyan lang siya ng extra shade. So, ganun po siya. Okay, may nakita ako ditong hinahanap mo. Thank you po. Okay, welcome po. Nasaan na yun? Oh, ito po. Ito yung diagram sa Pampanga. Secondary meter. Renewable energy, ano yung ano nga ibig sabihin ng renewable energy meter, ano, camping. Pangalawa, para daw sukatin yung harvest mo. Kalukuhan yan eh, kasi yung panel nga natin, nasusukat nga natin yung harvest online eh. Nilagyan pa tayo ng extra. O, tingnan mo to, rapid shutdown. Gawa to ng isang kaibigan nating engineer. Rapid shutdown yan. 6,000 yata, 7,000 pesos for 5 kilowatt setup. Kasi required eh. Kasi PEE siya eh.
So alam niya yung electrical pole, siya yung tagapang unang nagpo-promote ng safety. Kaya nilalagyan niya. Sabi ko siya, sa akin, di ko nilalagyan. Sabi niya, okay lang sir, kaya lang kasi ako kasi ginodrawing ko nga na dapat may rapid shutdown tapos hindi ako maglagay. Sabi niya, so I must do what I preach. Tama naman siya, diba? Ngayon sa akin naman kasi, if it's not broken, don't fix it. Wala namang problema pag wala. O ito, yung tatlong inverter, single line diagram. Ano to? Naging tatlong inverter po pala ito kasi ito ay single phase. Gagamitin natin sa three phase. So kada line, isang single phase na inverter. So yan po yung dinesign natin. So, dapat balance yan kada phase. Kasi pag hindi balance, three phase yan, tatlong linya. So, pangit. Sa load naman, dapat balance din. Diba? So, ganun lang siya. Ito yung parallel na, ito, parallel ito siya na grid tie. Ganun lang. Almost same naman siya ng single line lang as na single inverter. Naging tatlo lang siya, tapos kang breaker na may sarili-sarili silang breaker. Tapos pwedeng common line na yung magtatap sa main distribution panel ng Mirab. Ibig sabihin yan, mas malaking wire ang kailangan mo dyan. O pwede rin yung tatlo na yan, tatlo doon ang itap mo, tatlong wire. Kaya lang, siyempre, yung terminal ng breaker na to, hindi na magkasya yung tatlo yung dinagdag mo. Dapat nag-combine na siya dito. Sa three-phase na po yun. Medyo masalimuot yung three-phase. Pero pag may three-phase kayong mga kliyente makuha, ipa-design natin sa mga engineer natin. Tayo na lang taga-install na lang tayo. Huwag na tayo magpasakit-sakit ng ulo na tayo mag-design. Problemahin ka nila yan. Trabaho nila yan eh. Juan, may ulo na. Tanong na kumurag ko na. Okay po, may tanong pa po kayo? List of materials. Okay, maganda to ah. Pakita po. Sir, meron tayo list of materials with pictures. List of materials with pictures. Mayroon ako ditong boom. Okay, tapos bigyan ko na kayo ng picture sa internet. Kasi hindi ko na handa eh. Hindi ko na anticipate na gusto yung makita yan. At least sa mga susunod na lecture. Alam ko na yung mga dapat ko pang ihanda. First batch po kasi kayo. Okay, proposal. So hindi ako magdadamot sa inyo. Kahit copy ng contract, bibigyan ko kayo. Kasi special class kayo. Kayo yung pinakaunang tumugon sa ating online class. Example, 4 kilowatt on grid. Solax. Okay, bill of materials. 11 solar panels REC. Alam niyo naman yung itsura ng panel, di ba? Hindi ko na ipapakita yan. Solax 5 kilowatt. Alam niyo na rin itsura ng Solax? Yung mga picture kanina, inverter, halos pare-pare yan. Aluminum railing. Okay, 5.5 lats. 6 mid and end clamp. Pakita natin para ito ang kagandahan ng online class. Ano? Diyan lahat ng information na kailangan natin. Aluminum mounting. Wind rating. Aluminum mounting. Railing. Rails. Ganito ba itsura niya, no? Ito naman, Lazada agad ako pinunta eh. Dito natin dito. Bigyan mo ako ng magandang picture ng railing. Okay, ganito po itsura ng railing. Yan. Railing with ito sigurado marami akong makikita ng picture.
Ito po, railing po to. Ito po yung... Kita nyo po yan. Ito po yung L-foot. Ito po yung railing. Tignan natin po may picture na mas maganda-ganda. Yan. Ito po yung rail. Ito po yung T-foot or L-foot. Ito po yung splice. Mangdumtong natin sa dalawang railing. Ito po ang L-foot. Yan. May kasama siyang rubber. Ilalagay sa ilalim. May kasama siyang tech screw. Bubunutin natin yung screw sa bubong. Papalitan natin yan. Mas mataba yan siya. Mas malaki. Ito yung grow watt. Okay. Wala tayong close-up ng railing. Pero yun na po yun siya. Ayan o, ganyan o. May hook siya, may bolt. Ipapasak mo doon yung clamp. Yan, ito. Isasalpak mo siya doon. So, mag-hook siya doon. So, marami pong brand. Kada brand, iba-iba ang kanyang design. Pero same purpose. Kaya kung saan kayo kumukuha ng railing tsaka clamp, doon na rin kayo kumuha lagi. Kasi may spare kayo, pag iba uli yung pinuhaan nyo, hindi nyo na magamit. Iba-iba kasi siya, hindi nagmamatch minsan. Mid and clamp, okay. DCMCB, nakita nyo na itura. Solar wire, nakita nyo na rin. So ano pa pong gusto nyo makita ang part? Meron po kayong gusto makita ang part? Paano ikabit yan? Madali lang po. Yung hook na yan, ipasok nyo lang doon sa linya. Ay ka, ba't pa tayo nagpapakahirap? Nandyan si YouTube eh. Ang dami si YouTube eh. Solar railing. Ganun lang. Kung gusto nyo continuous learning pagkatapos nating mag 3 days lecture, tingin-tingin lang kayo sa YouTube. At least, may idea na kayo. Maganda na mag-YouTube kung may basic knowledge kayo. Natin kung anong klaseng training ko sa pagkita. Hi guys, how are you? This is an update. And you guys go from doing well. Concrete's quickly ready. So, looking good. And as you see, I've got ladder here. Yeah. I'm actually being pulled this up. So, I've already put a fair amount up already, but I've got to keep going with it. So, I'll show you what I'm doing up there. This is what I've been up to. Yeah, no, you see, I've been mounting the rails. That's quite good, eh? Now, I'll show you. I'm actually going to show you what I've done. So, I'll show you. I'll get up here and show you. So, now, as you see, I actually got these going right to the end here. Now, I hadn't mounted these part of the rails yet, but virtually you virtually see these will be up against these solar panels here. So virtually you probably barely have any gap there. So now pag nasa yero po tayo, pag nasa yero tayo, iwasan natin tumapak dito sa gitna. Dito tayo sa may mga screw kasi nandyan yung purlins, nandyan yung matibay ng part. Para maiwasan natin yung... Now, why I've mounted these is virtually with this roof, all of the screws are all mounted at the top of the ridge. So virtually that's what I've been doing. Virtually removing your... So sa atin po, ang standard practice natin, ito may rubber siya o, pero gumagilid. Pagkatapos nating install yan, patungan pa ulit natin sa palibot ng Vulcasil. Huwag tayo magtipid ng Vulcasil, ang mura lang naman eh. Tapos hanggang dito sa ibabaw, pinupuno namin yan ng Vulcasil. Mas maigi na yung sobra kaysa. No screws. And then replacing the new screws that come with the actual... kit,
eventually screwed. Ganito kasi po ang railing, ha. Meron yung bolt, yung kanyang bolt ay Allen range. At meron yung isa, yung typical lang na bolt. Yung, hindi ba bolt ang tawag dyan? Yung nut. So, kailangan yung tools, either Allen range or yung anong tawag dyan? Open, close range. So, ganun. So, yeah, you can see that. It's all nice and strong. And yeah, so what I'll do is I'll show you what I mean. Papo, ikaw may mga line-line yan sa dyan. May purpose po yan, ha? Kasi yung L-foot nyo, may line-line din yan. Dapat lumapat yan siya. Parang male to female, para solid. Huwag niyong hayaan hindi nakalapat. Baka nagbungguan yung dalawang tulis na part. Hindi siya solid yung pagkalagay. Doing, I'll actually take you through it. Hey guys, now I'm going to try to do the best I can here. Very hard doing this one-handed, but virtually. Okay. And I've brought some roof and guttering silicon sealant. So what I'm doing is I'm putting this directly into the hole here. That gives how I'm doing this, but botas na bolkas virtually, I am pointing it directly into the hole. Point a fair dab of this right there. Okay. Then, what I do is I put this all together. So, I've remade this. So, virtually, the screw going up, bolt, screw bolt, whatever you want to call it, going some tech screw goes in there with the rubber guard. So, virtually, by putting this in, it stops the metals reacting with each other. So then you don't get any roof leaks, you know, any rotting or decay or, you know, just things like that. Now also, too, the reason why I put this in here is so that it stops against leaks. So that's the only reason why. It's better to be safe than sorry. Last thing you want to have is a leaking roof. So now what I'm going to do. Natin kanina kulang siya ng L-foot. So ibang discarte rin yan. Kami kasi L-foot muna lahat bago ilagay yung railing. Siya nagpapahabol siya sa mga gitna. Kasi yung dulot-dulo kanina meron na. Roof, you know, 100% flush and out screw directly into the center. And you see, that one's slightly off. When this house was built, that's how they've done it. They've actually... Reality po yan nangyayari. Hindi pantay yung mga screw. So, pag ganyan scenario, ang option natin dyan ay magbutas ng panibago kasi wala tayong choice. O maghanap tayo ng hinakalinya. Tignan natin kung... They're screwing in the galley. They're screwed directly into here. Now, don't know if you would see in there, but this row of panels was virtually done the same. So, I'm virtually copying what's done on this one here. So next I gotta do is I gotta take this off and put it into there. So I'll stop again and show you. Okay, so now that's been screwed in, bolted in, what you want to call it. I'm doing my panels roughly same height as what this one is here, maybe a little taller, but yeah, now all I gotta do is tighten this up. This is all nice and level to the height I want it, and virtually, yeah, just screw it, tighten that up, screw this in, I'll show you the end result. Well, that's all done, so now, nice and sturdy. So, I've got to repeat that further down here. Well guys, it's done. So you can see we're all done here. Tira yung hero niya yata. Sobrang laki niya. Tapos yung hero niya mukhang manipis. Okay, DC-MCB. Nakita nyo na itsura. Solar wire. Meron po tayong tinatawag na twin core. Ano ibig sabihin ng twin core?
Magkasama na sila. Okay, magkasama na sila sa iisang, yung magkadikit na siya. Twin core or dual core. Yan po yung twin core, ganyan, magkadikit. Double insulation siya. May insulator sa loob, mayroon pang problem. Pagka single core kasi, bibili ka ng pula, bibili ka rin ng itim. So minsan, mas napapamahal ka pa pagka single core yung ginamit mo. Yan o, iba yung pula, iba yung itim. Whereas, bumili ka ng pares na, mas mura pa, mas mura siya. Okay, so yan po yung style namin mag-coat. Simple lang, huwag na nating pahirapan sila. Tapos pag nag-request siya na itemize, huwag kayong pumayag. Kasi itemize, siyempre magmumura yan. Sabi mo, sir, ang binabayaran mo kasi hindi lang yung solar panel. Ang binabayaran mo is yung complete package with warranty kasama sa presyo. Kung may problema, babalikan ka namin papalitan within 5 years. Panel and solar panel is 20 years na po ito ngayon, REC. 20 years product warranty, ang Solax ay 5 years. Lahat ng accessories namin is 5 years long. So lahat ng consumable, pinapalitan namin yan. Within 5 years, pumutok yung circuit breaker, mini circuit breaker, palit. Mura lang naman yan eh. 500 yung DC, 400 yung AC. Within 5 years, suwerte mo naman kung dalawang beses kang masiraan mo. Usually, hindi naman nasisira yan. Baka... Tapos, 5 years din yung workmanship natin. Ibig sabihin ng workmanship, pagka mayroong naayusin sa installation, nagka-problema, within 5 years, wala siyang babayaran. Okay. Bilang private contractor, siyempre 50% down. Huwag kayong papayag na wala, kasi bayaran mo na ako pagtapos. Delikado eh, yung risk. Mamaya, bigla niya sabihin sa'yo, ay, nagamit pala yung pera eh. At least may kontrata naman yan. Tapos pwede niyang i-cancel anytime pagka wala siyang down payment. So, tingnan na natin ang down payment kaagad. Okay, ito naman yung sample na simple lang rin po yung gumawa. Pag gumawa kami ng kontrata, simple lang rin po. Direct to the point. Kung gusto mong ipa-notarize ng client, eh, this solar installation is made and turned into number 8. Okay? Green power system, trademark, registered under HSO trading. Supplier, green power system, 10,000 for 40 watts, worth 220,000. Kaibigan ko kasi ito, kaya mura. Ang total niya is 360 lang. Ang dapat presyo nito is nasa 450. Tapos lagyan natin dyan ng clause. Warranty covers repair or replacement during the warranty period report. Findings, depending on the warranty report findings as conducted by our technician. Provided the condition is fully understood by the client. In case there is an immediate need of disassembling the solar panels due to rough renovation, typhoon, and other unavoidable circumstances, a minimal labor and transport cost will be collected. Hindi siya kasama. May bagyo. Sir, pakitanggal naman. Eh, sir, sangayon po sa factory manufacturer's warranty, ang rating po niyan is signal number 4. Hindi, gusto ko tanggalin niyo pa rin. Okay po. 2 pesos per watt. And another 2 pesos per watt pagkabit. Akit ulit tayo sa bubong eh. Buwis buhay uli yun eh. Mas mahalaga yung panel niya eh. So, singilin natin. Kasi hindi naman tayo superman. Hindi rin tayo. Okay na yan. Libre na yan. Hindi po, hindi libre. Wala po yan sa kontrata. Iwalay po yan sa napagkasunduan natin. Okay, so pag magkakabit kayo, kahit nakaibigan nyo yan, kahit nakamag-anak nyo, mas maganda ng black and white. Lagyan natin ng kontrata.
Okay, meron pang gustong malaman? Meron akong nasa isip kanina eh, nalimutan ko na. Kayo muna mag-isip para maalala ko yung iniisip ko kanina. Oh, yun, naalala ko na po. Naalala ko na. Okay. Mayroon po tayong tinatawag na helioscope. Ito po yung ginagamit na PV designing software. Napakamahal po ng helioscope. Kaya tuturuan ko kayo ng libre. Huwag nyo nang ipagkalat. Baka dumami pa tayong gumagamit ng libre. Baka itinto pa. PVsketch.com. Nakashare ba sa screen? Hindi. Okay, ito po siya. pvsketch.com. Enter nyo lang. Gumawa kayo ng account. Medyo mabagal sa kapatid. Okay. Ang account ko is mag-register po kayo dito. Practice nyo na para sabihin nila hindi pala basta-basta ito. Kahit na online lang ng training, ang daming alam. Tinuturo ko na po sa inyo lahat ng trade secret na ginagawa natin. Kahit sa ang solar seminar po, hindi yan tinuturo. Kasi ang tinuturo doon, bumili kayo ng helioscope na pagkamahal-mahal, $100 a month ang subscription. Okay, nakapasok na tayo. pvsketch.com. Example, magbanggit nga kayo ng address nyo. Doon natin isample. Silipin natin yung bahay nyo kung kita. Sige po, sinong gustong volunteer? Pakilagay po sa chat. Pakilagay po sa chat at gagawin kong sample yung address nyo. Tingnan natin kung ilang panel ang kasya. Okay. Professional tayo dito. Professional installer. Hindi ito tula-hula. Okay. Sir Manolo Marsan. Ang big point ng hindi siya katulad ng helioscope na talagang up-to-date ng data. Pero malay mo makita ko yung bahay dito. Wala. Ayaw mo manapin ha. Santa Catalina Sur. Tama ba? Santa Catalina Sur, Quezon, Philippines. Hindi ko makita yung saktong bahay mo. Tulungan mo na lang ako maghanap. Naku, wala yata si P-Biscuits ng bahay mo, sir. Dito siguro ka ba yan? Hindi ko makita yung exact location eh. Mag-open kasi nung ano. Sige, try mo munang mag-ano. Try mong gumawa ng account. Hahanap ako ng medyo mas magaling hanapin. Baka itong Butuan City. Try natin. Kasi ang ginagawa ko po niyan ay pagka hindi ko makita yung bahay sa previous sketch, binibigay ko yung link ng Google Earth. Tapos screenshot niya yung bubong. Pag nabigyan niya ako ng screenshot ng bubong, kaya ko nang hanapin doon. Kasi kita ko na yung bubong niya eh. Ito kaya yung bubong mo sir, 199. At least dito na to, nasa Butuan na tayo. Nasa subdivision na sinabi mo. 199. Okay. Hindi siya makakita ng saktong ano. May identify dyan, sir? Nandyan ba? Okay, for the sake of illustration lang. Halimbawa, ito yung bahay niya. Nasa Butuan tayo. Okay, kunin natin example yung maganda-ganda. Puro naman po, wala tayong makita ang flat na bubong.
Maglat kasi ang magandang i-illustrate. Wala tayong choice. Puro maraming agwas. Ito medyo flat. Ano kaya ito? Mukhang drahe. Ah, ito na lang. Ito tayo sa blue. May shading din. Di ba, para makita nyo na kung anong kayang gawin ni software. Okay. Halimbawa, ito yung bahay ng kliyente. Sir, bigyan kita ng proposal. Okay, nakikita niyo po yan. Okay, dito ako ngayon sa system. Ang gagamitin kong panel is siyempre yung meron tayo. Ito bang kailangan natin? REC na tayo. Ang model ng REC na gagamitin ko is 370 PPSM. Portrait, ang inverter ko ay siyempre meron tayong DA. DA na wala ka bang 5,000 watts na DA? 5,000 watts. Malita natin. Ito kahit na hindi naman eksakto yung ano niya. Kasi ang importante yung PV design na hinahabol natin. Okay, nasave ko na siya. O, di ba? Pinapabayad niya na ako kasi expired daw. Ang gagawin natin ngayon, mali ako ng pindot kasi nakailang try na ito eh. Okay, hanap tayo ng pero kung gusto nyo po ng ano, ng may bayad talaga, mas maganda yung may bayad. Ito sa atin. Nag-ano lang tayo eh. Nanghahack lang tayo, hindi naman nanghahack. Ginagamit natin ng libre pagdating sa bubong, okay na siya. REC. Model 370. Ayaw talaga niyang i-upgrade ko yung ano. You have zero projects. Yung iba niyang ginagawa kasi, ang gawa lang ng gawa ng account eh. Huwag muna natin palitan yung panel. Ito halimbawa, gamitin natin yung panel na nakalagay sa kanya kung anong gusto niya. Okay, kunin mo lang po siya na kung mag-measure niya kung ilang square meter yan. Generate design. Oh, ayaw na talaga? Talagang hindi ako pinagbigyan ha. Ulit-ulit yung kamag. Okay, sorry guys, hindi ko makikita. Lalabas kasi yan yung ano sa bubong eh. Maghanap na lang ako dito ang nagawa ng project. Yan po, ganito magiging itsura sa ang gusto ko ipakita. Oh, after na mag-generate ng design. Yan. So, ang mangyayari ngayon, kapadala ko yan kay client.
makakapture ko ngayon yan, control print screen. Okay? Kasi parang professional yung dating natin. Eh. Control print screen, tapos ipipaste ko siya sa paint. Kasi libre-libre lang itong sa atin. Eh. Maliban lang malaking project, pwede tayo mag-subscribe. Kasi ang bayad dyan is $20 lang naman per project. Kung maliliit lang naman, hindi naman masyadong meticuloso yung kliyente. Okay na yung ganyan. So, ikakat ko yan siya. Okay, pupunta na ako ngayon sa aking proposal. Halimbawa, ganito. Okay. O yan, oh. Meron na akong, ito na pala yung nagawa ko dati, oh. Naka-ready siya, oh. Ipipaste ko ngayon dyan yung ginawa kong design. So, pagka sinave ko yan siya, ganito yung lalabas ng kliyente. Di ba, parang ang ganda tignan pag email mo sa kanya. And then, oh, ito pala yung magiging itsura ng panel ko sa bubong. Oh, walong modules, walong panel, 3.1 kilowatt, annual production is this. Andito yung ano, specification. So, ganun lang siya. Hindi ko na maalala kung paano ko hinahack, tinitweak yung ano eh. Hindi ko mapalabas yung pag-generate na ng project eh. Sinisingil na ako eh. Okay, one more try. Pero pwede nyo po yung i-download. Hanggang 5 projects po yung pwede nyo gawin. Tapos gamit na naman kayo ng ibang email. Ganun lang siya. Pero kung gusto nyo talaga ng mag-subscribe per project, okay naman siya. Yun nga lang siya is per project lang naman ang bayad, $20 yata. Try natin kung magkano. Yan siya, di ba? Huwag mo akong singilin na gagawin ko. Po, pag ginamit nyo, yun ang pinaka magandang software. O yun, nakapasok ako ah. Kanina ayaw. O, pagdating na dyan, maniningil na siya, hindi niya ayaw niya. Pakita yung design ko, maluko rin talaga ito. You have 0 out of 5 projects in your free plan. Free kasi yan eh. $40 per month up to 20 projects. $40 times 50 pesos, 2,000 pesos. Not bad, di ba? Pwede na tayong mag-apply na lang kung talagang gusto mong professional yung dating ng yung proposal. So yan po siya. Meron tayong PV sketch. Pagka helioscope kasi, masyadong mahal. Ito $40 per month. Itong helioscope is nasa alam ko $100 a month ito eh. Pero mas high yan, ang dami mong makukuha. Pati single line diagram ipoproduce niya. So, tamad na talaga yung gumagawa nito. In this training, we're going to do a quick overview. So, yan po siya. Gusto niyo na medyo mahal-mahal. Magkano kayo mag-helioscope. Pero kung gusto niyo ng mano-mano, edi matyaga kayo. Sa umpisa, kahit sabihin mong 2,000 pesos lang yan. Diba, pangbili na yan ng bigas eh. 30 kilos na bigas na yan eh. Tapos para lang sa design, hindi mag-Google Earth tayo, di ba? Google Earth. I-capture mo yung ano, tapos drawingan mo siya. Oh. I-sample ko sa inyo. Ito po, isa kasi para maging decente yung ating proposal. Type nyo lang po, Google Earth. Siguro familiar naman kayo dyan. Yun din eh, lalabas din yung bubong dyan eh. Yung automatic design lang hindi lalabas. So, turuan, i-edit nyo na lang siya ngayon sa Paint. So, kung marunong kayo ng Adobe Photoshop, mas maganda. Pero kung kaya nyo i-close yung deal na wala nang mga ganyang drawing-drawing, laway lang kuhunan, well and good. Marami naman akong nag-close na deal eh, na puro lang laway lang kuhunan, tapos proposal na okay, tingnan natin kayo na yung kay sir, yung address niya.
Ah, libre ang helioscope ng 1 month. Okay, very good. Alam. After 1 month, yun ang problema. Dapat in 1 month, maka-close ka ng mga 10 deal para may pambili ka na nung license niya. Okay. For the meantime, eh, wala naman tayong pangbayad ng ganun kalaki pa. $100, biruin mo. Nawala yung aking Google Earth. Habang inaantay natin, ano, mayroon pa kayong question? Okay, ano, ganyan lang ang Google Earth. Hi. Mag-tour muna tayo. Ito, pwede kayong mag-ocular without going to the actual site. High-tech na tayo ngayon eh. Ba't ka gagastos ng gasolina? Kami, sinisingil namin 1,000 to 2,000 pesos pag gusto ng actual ocular. Kasi sa ang katwira namin, sir, kaya ko namang silipin yung bahay mo na hindi pumupunta dyan. Phase 3, hindi ko makita yung bahay mo dito. Halimbawa, ikaw, kasi ang ginagawa namin sa kliyente, siya muna yung magtuturo.
Sir, excuse me po, wala pong audio. Sir, audio po, audio.
Okay, pasensya na po. Ako na yata ako kanina. Meron na ba dito? Pera. Nawala talaga doon sa computer. Cellphone ko yung gumagana. Sir, ano nililinya nila ngayon? Yung USB mo kasi kunin mo, sabi ko eh. Okay, mayroon pa po kayong tanong. Ang audio ko ay nanggagaling sa cellphone sapagkat nagkaroon ng malfunction yung microphone ng computer. Okay, may tanong po kayo? Wala pa. Sir. Sir. Yes. Yes, sir. Para saan yung nilalagyan nila ng PVC pipe? Itatap po natin ang tapping point po kasi sa labas sa NEMA 3R. Di ba nakita nyo kanina, naglagay sila ng NEMA 3R doon sa yung disconnect switch sa ilalim ng sa metro. So doon na po kami magtatap para hindi na kami magbutas sa pader at pumasok sa... Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So ginagamit po yung design na yan. Sa Pampanga po, ang lahat po ng connection ay dapat sa labas. Sa labas. Ganito po yung sa nakashare. So, dito sa Cavite, hindi pa na-implement. So, okay na siya, ganun. Siguro dapat mong i-reset lang. Kaya muna, dito muna ako sa cellphone magsalita. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, audio ko ay gagamit sa cellphone. So ito po, tingnan niyo. Nasa screen. Ano nangyari? May nagalaw ako? Meron na? Ha? Okay, inaayos ko pa akin. Anak na kayong video. Check, mic. Meron na po ba? May narinig po kayo? Ah, meron dito. Meron, audio meron. Meron, sir. Okay, kaya pala kanina salita ako ng salita. Wala palang audio. May nagalaw yata ako dito kasi... So ito po yung ano, ito po yung ginagawa nila. Yung inverter po natin doon, tingnan niyo po itong cursor sa computer. Itatap nila yung inverter dito sa labas, sa NEMA 3R. Ganito po yung design sa ibang probinsya. So ang advantage po nito ay sakaling i-implement, pero hindi pa ini-implement sa Cavite. Kasi sa Cavite, sa Pampanga dito, nakatap lahat dapat sa labas at sa Quezon City. So yung standard po kasi na ginagawa natin, yung inverter, ito itatap natin doon sa loob. Sa panel board sa loob. Pero ito, ibang design yung ginagawa namin. Siguro request ni client na doon na lang itap sa labas para hindi na kami magbutas doon papasok sa bahay. So yung mga ganong consideration po, kinukonsider po natin yon. Okay, iba pang question? So, kaya nyo na pong mag-ano, no? Kaya nyo na pong mag-install. So, una na yung titingnan is yung electric bill nyo. Pag nakuha nyo po yung electric bill nyo, ang gagawin nyo lang, kunin nyo yung kilowatt hour. Nakalagay po yan sa electric bill. Okay, yung electric bill natin may kilowatt hour. Example po.
ni Ralph B. Oh, tingin tayo ng Miral Kubil. Kasi yung bill nyo sa bahay, ganyan ay tura. Nakakatakot yan tingnan kasi due date na naman. Miral Kubil lang inaramok ko. Sa likod po niyan, hindi dito pinakita eh. Value na. Mga amount ka agad dito sa nakita mo. Ang likod po niyan ay may nakalagay na kilowatt hour, di ba? Oh, ito, ito. Sa probinsya, iba yung istura ng electric bill nyo. Pareho lang yan. Tingnan nyo yung monthly consumption. Oh, yan po. Harapan. Ito, ito, ito. Nakita nyo doon. Music pala ito. So yan po siya, oh. 159 kilowatt hour. Okay, naka-share screen ako, ha. Ah. Example, yan yung bill nyo sa bahay. Okay, mag-design na kayo ngayon ng on-grid. Sa 159 kilowatt hour, assuming na daytime user ito, opisina, kasi yung daytime use yung hinahabol natin. Eh. Pakonsuelo na lang kung gusto nyo i-zero bill talaga. So, 159 kilowatt hour. 150, ibig sabihin yan, 159 1,000 watt hour. I-divide mo yan siya sa 30 days, 5.3 kilowatt hour a day or 5,300 watt hour. So sa kilowatt hour, that is 5.3 kilowatt hour a day. I-divide mo siya sa 4 hours sunlight factor. So kailangan mo mag install lang 1.325 on-grid setup. Nakuha mo na yung panel mo, di ba? 1.3. Gawin na natin siyang 1.5. Kasi yung mga inverter natin is 1 kilowatt, 1.5, 2 kilowatt. 1.5 na tayo. Divide mo yan siya sa panel natin is 435 watts. Kailangan mo ng tatlo. Gawin mo na siyang apat. Apat na 435 watts, naging siyang 1740. So, sa 1740 na watts ng solar panel, chichikin natin, data sheet, sabi ko sa inyo, data sheet pinaka-importante sa lahat. Okay, data sheet ng gamitin natin, halimbawa is 3 kilowatt na yan siya, no? So far pa kasi tayo, eh. So far. Certification pa. So, lagi nyong hingiin yung data sheet. Wala akong makita dito itong manual, 3-6. Available naman po yan sa supplier o sa internet. Okay, yung datasheet niya dito ko ibabase. Oh. Gamitan ko siya ng 3 kilowatt kasi yung 2 kilowatt saka 3 kilowatt, ang diferensya niyan sa presyo, kunti lang, nasa 2,000 to 3,000. Dudukan ka na sa 3 kilowatt. Ang 3 kilowatt ngayon ay ang VOC ng panel ko, dito na tayo sa VOC, ha. Maximum input voltage 600. Operating input voltage is 90 to 580. Ilan yung ginamit kong panel? 5. So tingnan natin kung pasok siya sa specification. 5 panel ni Ryzen na 45 watts. Ang VOC ng 435 watts ay 52.5.
52.5 times limang panel, 262. So walang problema, pasok na pasok ako kasi 262 ang operating input voltage niya is up to 580. So okay na ako, isang string series, kukunik ko na yan. So ganun lang po, ganun lang po magbasa ng datasheet. Doon nyo ibabase lagi sa BOC. Okay, regardless kung anong brand yung gagamitin nyo, pare-pareho lang yan siya ng principle. 51 VOC, halimbawa, gamitan natin siya ng X1 Boost. Solax. Okay, dito tayo sa Solax, 3 kilowatt. Ang 3 kilowatt, ang VOC niya is 360. Ano pala yan? Nominal. Ang maximum niya is 600. Pasok pa rin ako kasi operating voltage 70 to 580. So pag nasa 360 yung ano mo, yun yung most efficient volts niya. Okay, ganun lang po yung pagdi-design. Napakasimple. Okay, bigyan ko kayo ng example ha. Seat work. Okay, yung inyong inverter ay halimbawa ay Solis. Five kilowatt. Mas mahirap yata itong ganito. Buti pa mag-word tayo. Okay, try nyo nga po ito kung talaga kaya na nating mag-design and install. Oh, ito po yung nakalagay sa datasheet. Gagawa lang ako kunyari. Ah. Maximum DC input. Ito yung ating panel. O, sige nga po, gamitin nyo nga po yan. Ilang panel ang para makabuo kayo ng 5 kilowatt. Dual MPPT po ito ha. 2 MPPT. Ibig sabihin, per MPPT ay capable siya ng ganitong specs. 300 volts. Sige po, bigyan nyo po ako ng sagot. Kahit na ilagay nyo lang sa chat. Sir, naka-mirror sir yung ginawa mo? Ano po yun? Naka-mirror sa screen, sir. Yung Solis na 5 kilowatt lang nakalagay dito. Ah, hindi nyo nakikita yung internet ko? Hindi, sir. Okay, sandali. Ayusin natin. Naka-mirror. Ano bang napindot ko dito? Naka-mirror. Ah, hindi may sharing. Sige. Okay, try natin ito. Yan po, nababasa nyo ng tama. Yes, sir. So ito, okay na? Yes, sir.
Oh, sige nga po, i-design nyo nga po yan. 5,000 watts yung gusto nyong setup sa bahay nyo using that data sheet. So, ilang panel po yung gagamitin nyo? Ilang MPPT yung gagamitin nyo para makabuo ng 5,000 watts? Meron na po bang nakasagot? Kung mayroon po kayong na-type, pwede niyo pong i-share. I-enable ko po yung screen sharing sa inyo. Nakopya niyo na yung data, no? Screen sharing. Okay, try nyo po share yung screen nyo. Oh, ito muna, panoorin muna natin sila. Oh. Nagtatap na doon sa labas. Okay, mayroon na po nakasagot. Pwede niyo pong screen share. Okay, balik sir ng detail mo. Balik ng detail, okay. Ayan. Okay, mayroon na yung nagsagot yata sa chat. Tingnan natin. 12 panels. Yung isa, 10 panels. 10 panels times... Ilang string po itong 10 panels nyo? Five, sir. Every string, sir. 5 is the string times 5, 250. Okay, pasok siya. Kasi over na sa 300 volts kung i-sex mo eh. Itong isa naman, first 6 string, 6 times. Dito natin kung ilang ang maximum niyang kaya. Yung isa sa, yung isang sagot is 6 string, 6 times 51.5 309. Okay, medyo sagad ng gusto. Sabagay, ang totoong VOC nito is 600-500. Okay, sinubukan ko lang for exercise. So pag ganyan, halimbawa 300 lang yung nakita nyo VOC, huwag nyo isagad.
So, lima lang. 5 times 51.5. 257. Safe tayo doon. Okay. 5 and 5. Kasi mababa. Okay. Pero in reality, 600 po yan ang mga kalimitan. 500 to 600. So, huwag tayong lumampas ng kahit 9 o 5 volt lang. Kasi delikado tayo sa summertime. Sa rainy days, okay lang yun siya. Pasok siya. So, tama po yung sagot nyo. 5 string. Okay po siya. At least meron na kayong matutunan designing. Ngayon, pinaka-basic yung pag-design. Okay, may question ba po kayo? So, laging data sheet yung ating titignan. Ito na yung ating mga Spider-Man. Pinusok-sok na siya doon. Okay, paano ko ba isesend sa inyo itong meron ditong question and answer na sa email ko na lang isend, no? Sagutan nyo siya, no need na ipasa nyo sa akin. Magkasama na rin doon yung answer key. Pero syempre, be honest to yourself. Huwag nyo munang tingnan yung answer key. Subukan nyo munang sagutin kung meron ba tayong na tutunan sa seminar. O gusto nyo, i-email ko lang muna yung question na lang wala munang answer key para talaga masubukan nyo. Hindi yata pwede dito sa group chat. I-email ko po sa inyo yung questionnaire, okay? Self-check lang ito. Hindi ko pwede ipadala dito sa chat eh. Okay, i-email ko na lang po sa inyo. Abangan nyo na lang sa email. Sagutan nyo po yan. Bukas ay ibibigay ko yung answer key. Okay, for the remaining 15 minutes, mayroon ba kayong pahabol na tanong? Sir, yes, sir, good afternoon, sir. Hola. Yes, sir. Go sa tanong, sir. Go. Hindi ka namin marinig yata. Okay, question yan sa'yo, sir. Question. Sige, sir. Nawala, nawala yung nagtagal. Sir, question, sir. Palbas na sa usan, no? Sa batas ko sa Ginoo. Pero ako sa akin, ano sa palit na din sa ito sa kontu, ang pinanakan na tayo. Then, gawin sila. The moment they die, ang tetos pa na. Ay, sige lang. Muna na po, sa talungan, kahit ako tetos, grabe. Aha, ang mga members ng solid kipako. Okay, walang question? Walang question? Sir Beron. Okay, go. Sir, pag bumigay yung limiter ng Solax, yung lumang model. Lumang? Anong ibig sabihin kung bumigay? Hindi gumagana? Nag-ano siya eh. Nawala na yung display. Patingin? Ah, tayo yan sir sa'yo? Oo. Bigay sa akin ng utol ko eh na nawala sa display nung anong model yan, mini? Oh, mini X1. Pero doon sa ano, i-test mo siya baka diyan lang sa chin hindi gumagana.
Sa application mo sa ano, sa Solax apps, gumagana yung limiter? Hindi ko na-check. So, pwede mo siyang i-check sa graph. Dapat hindi siya positive yung graph, ha? Hindi, initially, sir, gumagana siya. Gumagana siya ng 1 month dahil in-install ko sa ibang bahay. Tapos nung one time na on-off ko, nag-freeze yung panel. Yung value, hindi gumagalaw. On-off ko uli. On-off ko uli, wala na. Wala na yung display. Wala na yung display. Pero pag display lang siguro nasira. Hindi sir, chinek ko yung ano, yung metro sa labas, nagbibigay na kay Emerald ko. Oy, talagang dapat mong palitan pala yan. Palitin ba sir yun o pwedeng yung mga palitan ng ibang ano, yung mga generic? Baka hindi siya compatible kasi kung monitoring lang yan siya, yung clamp, okay siya gumagana. Kung monitoring, baka pwede. Hindi ko sure. Pero mas maganda, bumili ka na lang ng Solax din. Alam ko na sa 2,000 yan. Maka-order sa inyo, sir, niyan? Online? Pwede. Try ko kung mayroong extra sa ano. Sige, sir. Mag-email na lang ako ng separate sa inyo, sir. Thank you, sir. Okay, okay. Okay, kung wala nang tanong, ipakita ko dito bago tayo mag- sign out. Kita ko yung mga klase ng monitoring, ha. Paano natin malaman kung nag-export ng isang setup. Okay, i-spotlight ko yung ating isang account. Isang Densort. Okay, ito ako. Spotlight ko siya. Kita yung isang account pa. Ito ang lumalabas ng ating ipapakita ko lang yung isang account naglalaho, napapalitan ng mga installer. Tanggalin muna natin to, replace spotlight. Okay. Sila ang lumabas. Hindi ko na... ito ay remove spotlight. Okay. Remove muna natin sila. Hindi ko malagay sa spotlight yung ating para ako ma-detect na. Okay, kita niyo po ako? Ako na yung nasa speaker spotlight, no? Okay, ito po yung sample ng Solax. Nakikita nyo po yan. So, 223 watts yung na-harvest sa solar panel. 1.1 kilowatt yung load. 979 watts yung kinukuha niya sa Miralco. Okay, paano po natin malaman nag-i-import? Pag negative side, itong blue sa negative side, yan po ay gumagamit tayo from Miralco. Pero pag yung blue na yan ay naging positive, dito siya pumunta sa taas, nag-e-export tayo. Totally, wala tayong na-export kasi tingnan nyo. Flat line siya, flat. So, ibig sabihin, maganda ang function ng limiter. So, yun lang ha, makikita nyo, pag negative dito,
gumagamit tayo from Meralco. Pag positive yung number dito, nakikita nyo, nag-i-export tayo. So, maganda yung monitoring niya. May summary pa yan dyan. Self-use, ibig sabihin, ginamit natin. Feed in energy, konti lang yung nagamit natin from Meralco. Ito namang Lux Power. Interactive din siya. 183 watts kasi hapon na. 180 watts yung consumption. 84% yung battery naka-standby. Mamayang gabi, magagamit yan siya dito hanggang 50%. Tapos totally, grid na yung papasok. Okay. So Solis, sir, meron po ba kayo? Ang Solis, I think pareho siya sa so far. Solar man. Hindi ko sure ha, pero sa narinig ko, pareho. O, ganyan siya. Ito kasi nag-freeze itong account na ito eh. Hanap tayo ng ibang account na magamit kung may maalala akong username. Ano ba yung ibang ang alam ko kasi sa ano sa Solis, pareho siya ng sofa. Solar man yung ginagamit. Tignan ko lang yung kay Councilor Tino Dizon. Sino po dito ang taga Pampanga? Meron po taga Pampanga? Angeles. Angeles po, yes. Angeles. Taga doon sir ako. Taga doon ka? Si, alam mo yung mga, yung compound nila Councilor Tino Dizon? Anong barangay sir? Doon sila sa ano mismo eh, sa pag-exit mo sa NLEX. Ah, NLEX. Oo, na NLEX. Medyo sa gawing ano ko sir, Clark. Ah, Angeles. Okay, doon ka sa unahan banda. Ito, councilor siya ng San Fernando. Pero yung mansion nila ay nandoon sa pag-exit lang. Okay, check natin. Last na ito. Sign off na tayo. Thomas Dizon, password. Okay, napasok natin. Offline yung isa. Bakit kaya nagka-offline itong isa? Anong inverter ito? Ah, offline siya pero may reading. Okay. Minsan rin tayo sa application. So, yan siya po. Ganyan po siya yung solar man. Ganito yung gamit ng Solis, Sofar, at may isa pa eh. Generic kasi ito na apps. Pwede siya sa mga maraming klase ng inverter. So kung gusto nyo makita yung pinaka-detail, puntahan nyo lang dyan. Yan, makikita nyo. Normal operation, 50 degrees. Ang PV1, string 1 is 770 watts ang pinuproduce. String 2 is 340 watts. Ang setup na namin doon ay 30 kilowatt. Tatlong inverter na 7.5. Sir, question. Yes. About sa MPT2. Yung paano, pag sinabing dalawang MPT2, sir, maximum ba yun yung sinasabi na rating? First rate ba yun yung limitation niya? Anong ibig sabihin mo? Maximum? Sir, sinabi mo 11 amp yung maximum niya na current doon sa ibang rating. Per yes. MPT2, first rate ba yun or total as total? Pero MPT2 po yun. Sorry, dual MPPT yung on-grid mo. Tapos di ba may rating per MPPT? So per MPPT rin sir or total na? Ang tinatanong mo is
halimbawang max. Uy, nako. Ma. Narinig natin sila. Oh, so yan. Yan po. Ipakita lang sa atin kung paano i-terminate. Tap doon sa AC side. Tapping point. Kahit basta pasok sa ball kahit sa POC mag-turn mo po yung number ko. Sa
bukas nakakapag-commission pa rin kami. Ano yung grand na so yung ginagawa namin ganyan minsan, pagka kinakapos na kami sa oras, tapos malayo yung installation, hindi pa naayos yung latag ng wire, itatap na namin yan, tapos i-energy namin. Para ipakita namin na nagpa-function na siya. Kasi pag kahit abutan pa kami ng alas 7 ng gabi, tapos wire, napakita na namin na working yung inverter, gumagana siya. Kung good as na commission din siya. Pagka talagang naalanganin sa oras, pwede ka namin kinabukasan. Isang tao na lang. Dalawang tao. Nagpo-commission. Nagpo-turnover. So, yan na po yan siya eh. Tapos yan doon siya sa pa-power on na yan. Ano yung 5? Positive, negative? And then together. 5 positive, 6 negative. Ah, no. Ano ko yan? 5 positive, di ba? Okay, yung city sensor. First time kasi namin na palagi kami sola. Hindi po blocks kami. Pasolid. So, naninibago sila sa connector. First time, grower. Pero, sir, tanong sir. Yes. Yung inverter na yan sir, yung kinakabit nila, ano yan? 24/7 naka-switch on. Yes. Pero mag-auto off yan pagka wala nang voltage sa atin. Okay. Thank you. Auto off. Kasi pag para mag-power on siya, dapat meron siyang ano. Dapat meron siyang kuryente pa. Kuryente siya from Meralco. Pag wala yung isa dyan, hindi siya magpa-power on. Okay, sir. Thank you. So yung 24/7 na umaandar, yun yung hybrid on-grid, tsaka hybrid off-grid, tsaka pure off-grid. Mas madaling magka-aberya rin, madaling bumigay kasi 24/7 siya umaandar. So, makapahinga yung inverter, gawin nyo lang talaga. 50% maglilipat na siya sa yan na po yung limiter. Roger, sandali kuhan tayo ah. Magte-terminate muna ako ah. Landering ko muna yan. Okay, dito tayo. Ano mo si Dennis? Bali, ano sir, yung wala nang set meter, no? Wala, wala nang meter. Built-in yan. Built-in ang Solis. So, ah, built-in. Ah, Solax lang ang ano? May meter? Labas. May advantage din naman ang chain kasi kahit kaano kalaba, kahaba yung yung ano yung kanon gano'ng kalayo yung ano maximum distance yung kami ng 20 meters
okay pa naman siya. Low button out. May lot ka na. Oo, oh, 10%. Hindi kasi nagpatay. Lakihan yung wire para tumaas, tataas. Hindi rin siya eh, kasi communication wire. Ah. Andito, naggagawa. Ah. So up to 20 meters lang? 30 meters, okay pa siya. Pero... Ah, 30 meters, okay pa. Okay, okay. Okay. Paanday pa. So yan po, itatap lang dyan yung... Hindi, pwede doon sa ano? Doon sa main breaker? Pwede rin po. Pareho lang yan. O, pero... Ah, okay. Kasi ito, pwede rin tayo mag-tap sa labas. Kasi sa atin naman yung NEMA na yan, hindi naman yan sa Meralco. Basta after contador, after meter, allowed tayong gumalaw. Galawin yung mga wiring dyan. Dyan rin nila ilalagay yung clamp sa taas ng Q10 block breaker. Sir, tanong. Yes. Ba't sir ano pa siya, limiter eh, ready for net metering na siya? Wala pa yan sir, ipapile pa yan. Abuti nga pa ng mga 2 to 3 months. Ah, kaya temporary muna, temporary lang sir yung ano, limiter. At kailangan pa rin natin yung clamp kasi online monitoring, yan ang nagme-measure. Yan ang nagbibigay ng information. Pag tinanggal natin yung CT sensor na yan, wala na rin tayong makikita sa online monitoring. Okay. Thank you. So kahit na magkaroon na yan ng net metering, i-disable lang natin yung gagawan lang natin ng value kasi ngayon naka-zero value siya. Lalagyan lang natin siya ng value na halimbawa 3 kilowatt yan. Lalagyan natin ng mga 10 kilowatt para i-maximize na talaga yung kaya niyang ibato. So wag nyo, pag naglagay kayo ng value doon sa export control, pag 3,000 watts yung nakakabit, wag yung 3,000 watts na ilagay nyo. Lagyan nyo ng highest value para wala siyang limit talaga na ibato sa grid. Okay sir, thank you. Noted. Okay, nasa mga 10 meters yan, yung layo ng sensor. Sir. Yes. May question pa po? Ha? Saan yung sineset yung ano, yung export sa limiter? Ang sineset doon po sa menu ng inverter. Hahanapin niyo po doon sa menu either na export control, anti-reflux, yan po. Pagka so far anti-reflux yung pangalan ng menu na adjustan nyo. Pagka solis ay backflow. Sa manual naman lahat yan. Pagka, pagka solax ay export control. Pareho lang yan. Iba-iba lang sila ng term.
So dapat i-zero lang? Zero para wala siyang i-export. Pagka may net metering na, lalagyan niyo ng value. Lalagyan niyo na ng 10,000 watts para i-maximize na yung pwede ng iba to. Okay, sir. Thank you. Ano yung inverter mo, sir? Di ba Solax? Oh, sir. Nakabit mo na, sir, ano? 10.5. Yung binili ni Buddy, sir. Sa'yo galing, sir. Solax na 5 kilowatt o 7 kilowatt? Kulang pa. Pipinturahan ko pa kasi yung bubong. Ah, hindi mo pa na-energize yung ano mo? Pero gumagana na. Gumagana na. Na-energize na, sir. Kaso 2.7 kilowatts pa lang yung na panel. Pero na-activate mo yung export control. Yun nga yung gusto ko i-check, sir. Okay. Punta ka lang sa menu tapos... Kasi wala pa ako nung net metering. Ikabit mo na yung city clamp. Oh, sir. Makakabit yung city sensor mo. Oh, nakabit ko na lahat. Doon sa pinakapuno, kakabit mo yung city sensor sa pinakataas. Huwag dito sa baba, doon sa pinaka... Oh, sir, doon sa mismong yung main. Sa main, bago pumasok sa input ng main. Diyan mo siya ikabit, tapos pupuntahan mo yung export control sa menu. Ang password ng Solax is 2014. At to... So far pala yung sa akin, sir. Yung sa yung galing yun Pag so far naman, 00001, 0001, tatlong 0, isang 1. Okay? Okay, sir. Tapos yung anti-reflux ang puntahan mo. Anti-reflux, enable mo yung anti-reflux. Tapos change mo yung value 0.01. Ah, okay, okay. I-double check ko lang, sir. Kasi si Buddy na yung umalis ako. Hindi ko alam kung... Hindi ko tuloy alam ngayon kung nag-export. Hindi, may ginawa lang kasi ako na pinag-drive ko yung nanay ko. Si Buddy, si Salvador? Di ba siya yung nag-order? Siya yung nag-order? Di ba... Sino nagsasalita ba? Sinong kausap ko, Sister Carlo? Oh, Sir Carlo. Si Buddy na kasama ko sa Ecuador yun dati. Okay. Okay, yan na. Na-itap na yata nila. Tingnan natin yung inverter ng power on. Sige, panoorin nyo lang kung wala yung CCR lang ako. Yung mga may gagawin na iba, pwede na kayong mag-sign out. Naka-record naman yan. Mapapanood nyo yung record later pag sinend ko yung link. Pero yung wala namang gagawin, panoorin na lang natin to para live. Unmute na. Sige. Dito bro, Greg. Kaliwa. Tapos ito. Kanan. Kanan to. Kanan ito. Kanan ito. Okay. Andito na. Lamp. Going out yata. Arrow out, arrow out.
Aray ko. Mamaya na lang. Gawit mo na muna yan. Sige, sige, sige. Pali, mamaya. Okay. Sa taas ako maglagay niyan, ha? Oh. Dito sa baba. Hindi, yung chin. Mamaya, dito ko ilagay. Oh, sa taas. Dali, sandali. Magkakang magpuan. Doon ka muna. Tignan mo muna. Dari mo muna kung may nakaanggap na, sir. Oh. Ibababa ko muna. Kasi baka mag-spark, eh. Minsan pagka minsan kapag ka yung konti lang load nila, mga electric pan sa kanya. Huh? Hindi, may battery ka pa naman, di ba? 6% pa meron pa. Okay, 5 pa yan. Ah, mawawalan tayo ng wifi. Ah, may data po. Mag-diretso yan dyan. Oo. Okay. Mga 5 minutes lang. Yan na, lalabas. Okay, mukhang na-terminate na yata nila. Ano, sir? Fire na? Okay na? Okay, ano nangyari? Hindi nag-turn on yung inverter? Sir Dens, may tanong pala ako, yung PB cable galing dun sa cab, dun sa bubong, paano yung ano sa PVC conduit din? Oh, kung may conduit kasi mas maganda. Okay, sir. Wala naman, sarili mo namang setup 'yan, eh okay lang. Yan lang kasi may risk pa yung kadaga, baka ngat-ngatin. Tapos ilalaylay na lang sir yung sa may gutter. Bali lalam ano siya sa gutter pababa, eh, di ba? Yung may talim yung gutter, lagyan mo siya sa doon banda. May duwit ka, mas maganda. Pero kung bare lang yung wire na gano'n. Matindi yung gutter sa pira rin. Lagyan mo yung parang gutter na. Sinecure niya lang. Strict tape o balutan mo siya ng extra protection. Sabi mo siguro bago makakakan niya. Pero yung sa akin sir, nilagyan ko ng ano, liquid tight. Oh, mas maganda yung liquid tight. Ah, tama pala. Okay. Parang ang mga estudante ni Dennis. Sa kakapasabas niyan siya. Nababalatan yung wire, nakakapasabas. Hmm. Susugat yung wire ng patagalan. Anong liquid tight ginamit mo, sir? Saan ka nakabili? Yung metal sa loob tapos may PVC coating sa labas? Oo, sir. Dalawang klase siya. Yung pinili ko yung matigas. Meron daw matigas tsaka yung isa yung malambot. Eh. Mas maganda yung matigas. Ay, matigas, sir. Kasi kahit matunaw yung balat mo sa labas, metal yung loob nun, hindi pa rin siya mapapasok. Oo nga, sir. Yung kulay gray? Oo, oh, tama, gray. Yun. Okay, thank you po. Si Ma'am Ana yata is maglalag-out na. Okay lang po. Panoorin nyo lang po sa video later on. O mayroon naman sa YouTube na mga tutorial na ganyan. At least naiintindihan nyo pag manunood na kayo sa YouTube. Yan, inuna na po siya. Okay. Okay, dapat mag-power on yun siya. Okay, so successful yun siya. Kaya nga lang, in-check. Nachi-change po yan kasi yung default nila in-check. Yung import namin na mga susunod, request namin. Alright. Hindi po. Kaya mas mayroon diyan. Hindi ko kabisado itong sikwa. Ano, i-change to bago kasi kayo. First time. Parang hindi ko kaya yung sabo. Tingnan nyo sa manual kung paano i-change. Chongqing Chang. Chongqing Chang. Chongqing Chang.
Tawagin natin si... Marunong ka ba magbasa ng Chinese? Sige, oh, yan oh, mayroon na siyang 230 watts. Ah, akong tatawag kay Gia. Sumasagot o hindi natin. Call a friend muna tayo. Call a friend. How to change language. Art, ano yung takbo niyan? Export, import. Yung mga lifeline natin, walang sumasagot ah. Tingnan nyo sa menu kung paano i-change yung language pag ilang number. Hello, hello. Sir. Oo, nag-install kami ng GrowWatt. Di ba Chinese yung lalabas? Paano ito sa English? Oo, Chinese yung default eh, pag turn on. Oh, sige nga, eh, pakisend kayong picture kung, ano, kung pag ilang mino. Oh, sige, sige, sige. Sige, 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 sige. So, ito lang po yung ano natin, ha? Sa GrowWatt. Ito lang naman ang Chinese, eh. Siguro yung susunod na dating ng GrowWatt naka-default na sa English. So far naman kasi, lahat ng inverter, yung Solax, Solis, Deye, ano pa yun? So far, ang default naman po kasi niyan is English talaga. So, ito lang. Kasi sinabi na to sa akin, nakalimutan ko lang hingin yung saan sa menu. Kasi kakapain mo sa menu eh, para maglipat sa English. Sir Dance, yes. Yung GrowWatt po ba made in China po? China po halos lahat, sir. Yung Solis, China rin naman. Yung So far, China rin. So, sabi nga nila is God made the world in 6 days. Tapos the rest daw made in China. Ah, paano? Pagkasabi nga nila.
So kahit po yung SMA ngayon, made in China rin, manufactured in China. So Google is our friend palagi. Try natin ito kung matulungan natin silang i-change sa English. Ang hindi China na inverter ay Fronius. Narinig niyo na po yung Fronius? Fronius tsaka ABB, Alpha Bravo Bravo. Yan po yung mga high-end rin na mga inverter. Europe yan sila, Europe. Ang ABB ay Sweden yata. Ang Fronius ay something din sa Europe. Okay. Kalaban natin dito yung language. Okay, hanapin natin. SBU. Luwat. Hybrid itong nakita ko. Grow at kung green dapat. So, gusto nyo po mo bang antayin o pwede na po kayong mag-log out kung mayroon pa kayong ibang gagawin? Kasi naka-record naman ito, so makikita nyo naman sa video. I-share ko rin naman po bukas after namin ma-discover ito. Paano gagawin dito sa pag-change ng language. Okay. Stop na siguro natin yung recording pero naka-online lang po. Sige po, sir. Thank you. Okay, thank you po sa lahat. I-update ko na lang po kayo bukas kung paano yung process ng pag-change ng language nito. Okay, see you tomorrow. 9:15 po ulit tayo. Salamat po ulit. Welcome po.